malakasan po yung mga presyo nito. 30, 10, 3, 4, 20. What? Saan ka pa makakahanap ng ganun? Hey, what's up guys? Mika Cuevas back with another vlog. And today, nandito tayo sa biyahe papuntang Baguio, the summer capital of the Philippines. And ayan ang mga cast. Si Tita, si Panget, si Lola, at si Kuya driver. And gagawin natin is 24 hours challenge sa Baguio. Ganun ho tayo kabilis. At first, parang ayokong sumama kasi 24 hours isipin mo yun. Parang mas matagal pa yung biyahe mo papunta. Pero inisip ko magna-night market na lang kami ni Isang. Ayan. Hindi po kami mamimili doon, magnanakaw. Yun po ang ano. Ang challenge. Nakawang challenge. Parang maiba, di ba? Mas mabilis ang biyahe ngayon kasi mas maganda yung daanan na dinadaan. Hindi tulad dati, naabot ng 7-8 hours sa Baguio. Let's see kung ilang oras tayo. It's 8:10. Palabas pa lang kami ng NLEX and expected time daw is 12:30. Tignan natin kung gaano ka-accurate si Wiz. And naka-GoPro lang tayo kasi try ko yung maliit na ano, kasi medyo mahirap dalhin yung malaki tsaka Baguio mamaya, baka mahablot bigla, yung sayang camera natin, baka magalit yung nagregalo. Oh, no. Ayun, 12:30, so let's go. Mag-stopover muna kami dito ata sa Tarlac. Hindi ko sure kung saan to. Mag-stretching muna kami with Lola. Baka ma-stroke kami. Medyo mahaba pa yung biyahe namin. And bibili muna ako ng pagkain. Ba't hindi bumaba ito? Hoy, ba't di ka bumaba? Bibili mo ng pagkain kasi naman kanina sabi 8 ang sunduan. 6:30 gumising ako. Tapos edi Facebook muna ako hanggang quarter. Tapos sasandok na ako ng kanin. Bilang may tumatawag sa messenger, sabi nandiyan na yung service. Takbo ko na CR. Ayun, ending. Ay, naligo ako. Mga 5 minutes. Sisik lang yan ng tubig. Nagdanan lang. Wala tuloy ako nakain, kape lang. Ngayon, bibili muna tayo ha. Sa wakas nakakain din. Ayan, putrip. Pangit na Isang, huwag kang gumanon. May problema, alam ko na yung problema ng GoPro pag nagbablog. Walang zoom in, zoom out, hindi ko tuloy ma-zoom in si Isang. Sa edit na lang yan. Medyo madulas kasi yung daanan, kaya ayan, nag-traffic tuloy, hindi natin makikita eh. O yun ang magano eh, ayan. Bulusok na dating pababa. Pagpaakit okay lang, pagpababa. Tumaob. Mahirap pagpababa eh. Ayan, nadadaanan natin. Sino? So ko pala to. Sino? Ang nabat ang tumaob na SUV. O tuner eh. Ay, dyan. Sa Baguio. Ayun. Yun o. Naku, basag. Naku. Ayan o. Sana wala namang usap ka. Ay, puto, usap naman si Ipar. Oh no! Kita niyo yun? Wasak ho. Isang, anong masasabi mo? Parang mukha mo yung wasak.
Ito yung challenge na nag-re-up. Accident prone, no? Kakasabi lang. And we're here sa Baguio City. And it's 12:30 nga, no? Galing. Pretty accurate yung ways. And hindi pa kami din sa hotel namin, Dumiretso. Dumiretso kami sa Shepherd's. Ano to? Good Shepherd. Yan, makasama ng mukha. Medyo malamig. May bilan ng tinapay yung mga kasama namin. Pinipicturan niya ho, ayan. Baka matunok. Nagmamagandang loob po siya, pero hindi bagay sa kanya. So, medyo mas mabilis yung biyahe ngayon sa Baguio. Kasi dati pag sinabing Baguio, parang 9 hours ka nakaupo sa bus. Ngayon, 4 hours, 5 hours na lang dahil sa road widening and wow! Sa mga T-plex, N-lex na yan. Asphalto na kasi. Dati kasi talagang bundok-bundok yung aanahin. Parang ganyan. Bundok-bundok. And we're here sa hotel, sa Holiday Inn. Kami nag-stay and we're going to a room. Ayan, nahabol namin. Double door siya, oh. Sa kabila, paglabas mo dyan, pasig na. Nasa ibang dimension ka. Sabi sa'yo, dito sa kabila. High-tech! Check natin yung room. Hey, Loli! Wow! Buksan mo nga, Lali. Ipakita mo sa kanila. Meron po ditong Bold Star show. Buksan mo, Dali. Isang sayaw. Habang naliligo ko, may pagsayo na nangyayari. Ito lang ang room namin. At ito ang view. Orchard Hotel. Ito, gusto kong gawin talaga sa kama namin. So magla-lunch muna kami kasi simula nung kumain kami, nasa Manila kami. Eh, gutom na, puti na yung mata ko din. Ganda nito. Isang, wow! Ang ganda ng ambience nila dito. Ayan, vintage yung itsura niya. Ayan, ito ang pinaka-vintage. Visit ang timing nito, oh. Sino ba mayor dito? Ba't may ulan? Sama na yan! Sama na yan! Sama na yan! Tayo makakapag-bike. Oo nga. Si Lola yung magpapajak ng bike sa Burnham Park. Hoy, ikaw ulan ha. Pag ikaw yung nahanap, wala ka. Kapag hindi kayo nahanap, naukulang ka. Naano mo ba kami ha? Nagkaanohan tayo. Nagalit na ako sa'yo ha. Kung kailan na no, nakakapupunta dito? Kung sa Manila, kailangan ng tubig dun. Ito dito pa eh. 24 hours lang kami oh. Nagigil mo ako eh. Nagtampis ako sa ulan. Matanda, nagtampis ang ulan. Matigas ang ulo. Tignan mo ulan, ginagawa mo sa amin ha. Mumukha kaming tanga dito oh. Sino mukhang tanga ngayon dahil sa ulan? Gigil mo kami eh ha. Sang, may joke ako. Anong session ngayon? Ano? Edi, rainy session. Okay. Nandito kami sa session road, mukha pa rin kaming engot. Dahil sa'yo ulan ha. Punta kami ng public market. Ting-ting-ting kayo ah. Nagbablog ako dito, ting-ting kayo ah. Ang daming judgmental dito. Kayong yung salamin ko talaga, nababasa na. Nababasa yung salamin ko. Punasan ko.
Kanina pa po siya bulong ng bulong, ngayon hindi po siya makapaniwala sa mga nakikita niyang kapresyuhan. Pinapamigay na yung kagamitan dito. 8 for 100, nang mura. Gagawin pa niyang 9 for 100, saan ka pa? What? 10 for 100, may pagtawaran ka. So dito kami napadpad sa Upayan. And na-search ko na to last time bago pa ako pumunta. And ito naman talaga yung balak nating gawin dito kasi 24 hours lang tayo. Pero si Lola parang gagalala ng luneta. Ayan. Tumingin-tingin ka din, Lola. Dito mga pangmalakasan po yung mga presyo. Dito 30, 10, 3, 4, 20. Saan ka pa makakahanap ng ganun? What? Pangmal, hindi lang talaga ako makatingin ng ayos eh. Medyo ayun, medyo masigipin daanan. Pero kung tsatsagain mo talaga, ibang klase. Uuwi kang ano, jackpot. Dito siya sa may public market, parang second floor. May mga nakuha mo, madam, meron na po siya. Madam, oh, eternal lang yun. Mag-haul kami, huwag kayong mag-alala. Ganda, ayun, RL oh. Ayan, si Lola na damay na ho sa amin. May hanap pa rin sa mga pinsa namin, ganyan. Patingin din yung pink ate. 40 lang pala yung laki kasi. So, nandun pa nga lang kami sa public market and napakadami na nabili. Hindi lang sa pasalubong sa mga ukay-ukay din. And sobrang mura. Kita niyo yung ukay doon sa hole namin sa Makati, yung 150 mo sa Baguio. Pang ano na yun, isang linggo mo nang suot. What? Ganun ho kamura. Tapos may mga brand, hanapin mo lang talaga. Mamaya daw sa night market, kaya tumigil muna kami kasi baka maubos daw yung pera. Yan ang mga problema siya. Pati sa Starbury niya. Yan. Pati si Lola napapabili, oh. Pabili ho siya nang wala sa oras. And we're here sa bahay para pakita ko sa inyo lahat na nabili ko sa Baguio. And may nangyaring corruption po sa SD card. Kaya hindi ko, I mean, na-film ko siya pero na-corrupt yung mga sa night market. Tsaka bumalik pa ako sa public market nung umaga bago kami umuwi. And most of na nabili ko sa public market and wala ko nabili sa night market, hindi ko alam bakit. Pero sobrang laki naman niya or talagang wala ko sa mood nung gabing yun kasi umuulan. Ang hirap tumingin sa kandaming tao. Kaya lahat ng nabili ko yung to is sa public market, sa taas siya ng fish station. Kaya magtanong-tanong na lang kayo dun if ever man na pupunta kayo. Pero nandun lang siya, madali siyang hanapin kasi puro isda yung nasa paligid. Then makikita mo na yung mga green na hanger. And it's all in there. So, simulan natin haul. Magkakaroon tayo ng try on haul. Haul ba o haul? Haul. Haul. Okay, yun pala yun. Haul. Haul. So, ito na yung haul. 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 Karoon tayo ng haul, ayan. Ukay, ukay, haul. And magkakaroon tayo ng try on afterwards. Kaya stay tuned lang dyan. And we're going to haul the items. First up, this baseball thing. Baseball talaga siya. Hindi ko alam kung totoo tong team na to, yung Stars na yung Yuma. Hindi ko alam saan galing yan. And Higgins 14, kung meron man yan, paki-comment lang. Wala siyang etiketa, kaya hindi ko alam kung saan siya galing. And nakita ko to sa kids section. Medyo malaki siya. Kaya sabi ko, cash siya sa akin, kaya kinuha ko na. And sa lahat na nabili ko, ito yung pinakamahal. Medyo labag pa sa loob ko yung pagbili kasi Baguio. Now, ito yung huling-huli ko nabili. Kaya nung nalaman ko yung presyo, sabi ko, bakit parang ito yung pinakamahal? This is 120. Mahal na yun kasi yung mga nabili ko susunod, tinamang masyasya kayo bakit. So next is yung susunod sa pinakamahal, yung to, yung RL. RL siya yan. Ralph Lauren. And maayos pa siya yan. Maayos pa yung tag niya na kabayo with the polo. And it's pink. Medyo ano ko sa kulay nito. Light kasi. Kasi minsan
nangingitim ako kapag mga light color or neon or shocking color, nangingitim ako. Kaya, pero nagustuhan ko siya kasi maayos pa talaga siya. Wala pa siyang kahit anong stain and anything. Maputi pa yung pagka-pink niya and it's an in a good condition. 70 pesos lang siya. Tinawaran ko siya kasi ating nagtitinda. 170 daw to. Edi, medyo namahalan ako kaya sabi ko, sige, wag na lang muna. And binalikan ko siya nung kinabukasan. May mga bagong salta silang damit. Sabi niya 100 na lang daw. Sabi ko 70, kaya at binigay na rin niya kasi benta na rin naman sa kanya yun. 70 RL. Next is... eto, yung jacket. It's a windbreaker, ito. May nangyari pala, bago pa yun ah. May nangyaring mali, may mali ako nagawa dun sa paglalaban itong damit, kaya yung iba nahawa. And supposedly, white siya. Ito. White siya, pero naging maganda yung kulay kasi mahilig ako sa brown or sa cream. Ayan, naging maganda naman yung kinalabasan, pero yung isang damit dito mamaya, makikita niya talagang totally ano na siya. Parang wash off na talaga. Kasi may binili kong isa na hindi ko naman sasama kasi sira na siya. And sayang kasi yun yung pinakagusto ko na bili, nasira ko. Mali ako ng pagkalaba. And yan, nanghawa siya. Pero naging maganda naman yung result. It's only 50 pesos and mahilig ako sa mga ganito parang vintage na jacket. 50 pesos. Ito. Naging, di ba parang naging ano na siya, lumang-luma na wash off na. Kasi may pagka-brown, umawa. Ang ganda pa naman ito, sayang. No? Kamukha ni Ken. And yan, 40 pesos ko siya nakuha. And alam ko medyo malaki siya pero pampapatong lang sana. Pero ewan ko lang, hindi ko pa siya natatry sa mga damit kung maganda pa siya or what. Next is ito, dalawa yung kulay nito. May baby blue at saka itong green. Medyo nahawaan din siya. Makikita mo may pagka-brown siya. Pero yung pagka-brown niya parang kinang nung damit. Kaya okay lang din, hindi siya ganun nahawa. It's Aeropostale. Alam ko yung lumang Aero to eh. It's only 50 pesos. Kinuha ko siya ng 50 pesos. Condition pa siya. Ayan yan, tutupi mo lang siya din. Pants. Ito yung pinakamalalang nabili ko kasi hindi makapaniwala yung lola ko na may ganun talaga sa Baguio. It's only 10 pesos. Ito, dalawang jacket na to, 10 pesos each. And ito yung isa, nagandaan talaga ako, kinuha ko na agad. Meron siyang purple-blue dyan, tapos blue. Nahawa din siya, yan yung loob niya nahawa. Pero yung labas, naka-resist siya sa kulay, kaya magaling. Sa Japan siya galing ngayon, may Japanese character and it's only 10. Wow! Last but not the least, ito yung nasuot ko na pero 10 pesos lang din siya. Ito! Yung kulay niya kasi pang, alam mo yung arcade. And ayan, may blue, then may pink. Double color siya, ayan. Pink and blue. Lakas maka... parang ano, alam mo yung sa, ano, dessert museum. Ganito, bagay siya isuot kasi sobrang ano nung kulay niya. Parang soft pero pag dinala mo naman maganda. It's only 10 pesos and maputi pa siya. And may ginawa ko dito. Meron siyang foam dati dito sa may shoulders. Inoperahan ko para matanggal. And yan. Mas maganda na siya kasi bulky masyado kapag may foam dito. And yan. 10 pesos. So that's it guys. Without further ado, let's go to the try-on. We'll be right back.
So I thought, so I thought I'd leave it. So I thought, so I thought, so I thought I'd leave it. Ooh. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen.